Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh, ang sakit ng katawan ko. Miss, buti naman nagising ka na. Ganyan ka ba talaga gumising? Betanghali ng tapat ha. Teka, ngayon ko lang napansin, may dugo yung iba ng ilong mo. At ang kabilang pisngi mo. At magkabilang braso mo, parang nangingitim. Teka, may masakit ba sa'yo? Masama nga yata talang pagkababagsak mo kahapon. Baka talagang nabangga ka. Ha? Oo nga. Nangingitim ang braso ko. At ang mga kamay ko. Ang dumi. Pati pantalon ko. Maputi. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Siya nga pala. Ano nga pala ang pangalan mo? Ano ang pangalan ko? Ha? Ano nga pang pangalan ko? Tingnan mo, pati pangalan mo, hindi mo alam. Ang ibig mong sabihin, wala ka nang maalala. Amnesia ka ba? Bihis na bihis ka na naman. Saan ka ba pupunta? Diyan lamang ho sa tabi-tabi, inay. Umuwi dito sa bahay para hindi ka kabihin sa daan. Para naman akong bisita sa lugar na ito. Kilala ako ng lahat ng mga tao dito sa lugar natin, inay. Ano ba naman kayo? Ay, ang ibig kong sabihin, maaga kang umuwi para may tao dito sa bahay. Alam mo namang dito sa atin eh. Makita lamang nila, matunugan lamang nila na walang tao sa loob ng bahay, lulooban na nila. Eh, bakit pa? Nandito naman kayo palagi sa bahay. Hindi ako matutulog dito sa bahay ngayong gabi. Ho? Eh, bakit? Eh, nagpapasama sa akin si Ma'am Aurora sa bahay niya para hindi malulungkot. Eh, bakit niyo sasamahan? Marami naman siyang katulong sa bahay nila. May driver pa nga eh. Eh, nalulungkot nga siya, kaya kailangan may kasama siya. Eh, bakit naman siya malulungkot? Ang yaman-yaman nga niya eh. Isa pa, nandito na yung anak niya. Eh, yun na nga eh. Nawawala yung anak niya, kaya siya nalulungkot at nag-aalala. Ay nako, kaya kailangan nasamahan ko siya ngayong gabi para naman hindi siya masyadong malulungkot at mag-aalala. Seryoso ka? Hindi mo talaga naaalala? Hindi lamang ang tira mo, kundi pati pangalan mo? Oo, wala akong maalala. Maliban lamang noong tinulungan mo akong tumayo sa may kalsada. Ano bang nangyari sa akin? Bakit ako nakahiga sa may kalsada? Nakita kasi kitang nagtatatakbo eh. At kung hindi ko nagkakamali, eh, may isang lalaking humahabol sa tinakbuhan mo. Huh? Gusto yatang manakit sa'yo eh. Lalaki? Na gustong manakit sa'kin? Oh. Hindi ko nakita pero boses lalaki eh. Yung sumisiga na sinasaktan ka. Naririnig ko na may babae siyang binubugbog. Humingi ng tulong. Kaya ikaw na yun siguro. Bakit pa? Pwede ba yun, hindi mo maalala? Wala talaga akong maaalala. Ah, teka, wala bang pagkain dito? Talagang nagugutom na ako eh. May bigas dito. Kaya kung nagugutom ka, magsaing ka. Eh, hindi ako marunong magsaing eh.
Paano ba? Ano? Sa laki mong yan, hindi ka pa marunong magsahing. Eh, paano ka nabubuhay kung pati, eh, kakainin mo, eh, hindi mo alam iluto? Eh, hindi talaga ako marunong eh. Pero kung tuturuan mo ko, siguro naman ay matututunan ko. Dapat lang, ano. Dahil sobra din akong napapagod dahil nag-aaral ko sa araw. Tatrabaho sa gabi. Nag-aaral ka at nagtatrabaho? Oo. Working student ako. Security guard ako sa gabi. Estudyante ako sa araw. Ngayon nga eh, naka-absent na nga ako sa klase ko eh. Dahil ikaw ang inaasikaso ko. Ganun ba? Ah, huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang lahat ng magagastos mo. Ha? Naka, babayaran mo? Hindi pambili nga lang pagkain mo eh, wala kang pambili. Babayaran pa kaya ako. Ang mabuti pa, kunin mo na sa kapatid ko ang damit na susuot mo. Sinabi ko na sa kanya na pahiramin kaming damit. Total, eh, kasing laki lang naman kayo ng kapatid ko. Sige na, kunin mo na. Wala pa rin ang anak ko hanggang ngayon. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Eh, pati palang kanyang sasakyan eh, nawawala. Oo nga. Hindi ko naman masabi sa mga pulis kung nasaan siya. Dahil ang huling sinabi sa akin ay nasa daan na siya. Di, hindi ko alam kung saan siya huling nagpunta. Inay! Inay! Nandiyan ba kayo sa loob? Ano yun? Sino yung tumatawag? Anong kailangan mo, miss? Nandiyan ba ang nanay ko? Si Claudia. Ang anak ko. Sinusundo na yata ako. Ang mabuti pa, lumabas ka at papasukin mo dito yung anak mo para samahan nyo lang ako dito. Masama nga yata yung pagkakabagsak mo sa lupa, no? Kailangan pala magpakitingin ka sa doktor. Baka kung ano ba yan. Uh-huh. Oh, sige. Teka, yung bag ko, may pera dun. Halika, samahan mo ko. Pero hindi ko alam kung saan ang ospital dito. Wala kang dalang bag. Ha? Wala ba akong dalang bag? Wala. At huwag mong iisipin kinuha ko yung bag mo, ha? Hindi ako magnanakaw. Wala naman akong sinasabi, ha? Malay ko. O, sige, sige. Huwag ka na mag-alala. Sasabahan naman kita sa ospital para mapacheck up mo yung ulo mo kung ano na yan. Sarap ng pagkain. Masarap pa lang maging mayaman, ano? Laging masarap ang ulam. Sige. Kumain ka lang ng kumain, ha. Ang ganda pala nitong anak mo, Alicia. Naalala ko naman tuloy ang anak ko. Nasaan na kaya siya? Nakasama pa yata ang pagpunta ko dito, ma'am. Dahil sa akin, nanungkot kayo? Hindi naman. Nag-aalala lamang ako sa anak ko. Hindi ko alam kung nasaan siya. At kaya ako nanungkot dahil hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya.
Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Nandito naman kami ng nanay ko eh. Sasamahan namin kayo lagi para hindi niyo maramdaman ang kalungkutan at hindi niyo maramdaman na nag-iisa kayo. Pasasahin namin kayo ni inay, ma'am. Talaga? Oho, basta tawagin niyo na lamang kami ni inay. Pupunta kami kaagad dito sa inyo. Alam mo, ang findings ng doktor base sa ikumento ko sa kanya, masyado ka raw natakot ng makikita mong mababangga ka ng sasakyan. Kaya ka nahimantay na siya posibleng dahilan ng pagkabagok ng ulo. Pero sabi, babalik din ang memorya mo. Yung alam, hindi alam kung kailan. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Doon ka muna sa bahay, pansamantala. Habang hinihintay mong babalik ang memory mo. Nakakaya naman sa'yo. Okay lang yun. Pag-checkout mo lamang ang mga kakainin natin dahil naati kasi sa matikulo ko eh. Pagkain, nasawin ko. Mayroon pa akong kapatid. Buti lang, kamo. Scholar siya sa school na pinapasukan niya. Kaya hindi ko na siya pinoproblema yung pagpresyo niya. Tatanungin kong malaking utang na loob ang pagtulong mo sa akin, Albert. Wala yun. Basta pagtulungan na lang ninyo ng kapatid ko kung ano yung trabaho dito sa loob ng bahay. Dahil ako, talagang hindi ninyo ako maasahan sa gawa ng bahay dahil alam, trabaho lang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Ako na ang maglalaban ng mga damit mo para ang kapatid mo na lamang ang magluluto. Dahil hindi talaga ako marunong magluto. Eh kung magluto nga, hindi ko marunong. Maglabap kaya. At least, kukusit-kusitin lang. Kung pumalpak, hindi masyadong makaka-apekto sa'yo. Samantalang pag pinagluto mo ko at pumalpak, siguradong apektado ka dahil hindi ka makakakain. Sabi ko talaga, palitan ang galing. At di magsaing, hindi ka marunong. Ewan ko sa'yo, ang kulit mo. Siya nga pala. Ano nga palang papangalan ko sa'yo? Kasi hindi mo alam yung pangalan mo eh. Ikaw, ano bang gusto mong ipangalan sa'kin? Teka. Sunshine. Tama. Mula ngayon, tatawagin na kitang Sunshine. Claudia, lumabas ka na sa kwarto mo para matulungan mo ako sa may labasan. Hindi ba ngayon ang araw para ihatid ninyo ang madamit ni Ma'am Aurora? Oo, ngayon nga. Kaya halika na at nang masamahan mo akong magbuhat itong madamit. Ah, teka. Nakabihis ka. Alis ka na naman ba? Inay, nakahanda na bang mga damit na dadalhin kina Ma'am Aurora? Oo. Ito nga nagpapatulong ako sa'yo na bumuha ng mga ito eh. Hanggang sa maisakay sa may tricycle. Inay, ako na lamang po ang maghahatid. Ha? Anong sinabi ba? Ako na lang po ang maghahatid sa bahay ni Ma'am Aurora. Sigurado ka? Oho! Kaya gawin nyo na lamang ang iba nyong gawin dito sa bahay at ako na ang bahala sa mga to.
wala. Yun na bang madamit na nilaban ng inay mo? Ah, oo. Ito na palang bayan sa serbisyo ng inay mo, oh. Salamat. Oh, siya nga pala, si Ma'am Aurora. Wala ba siya? Naroon siya sa balkonahe sa itaas. Bakit? Eh, nangako kami kasi ni inay na bibisitahin namin siyang madalas. Eh, kaso, nagpaiwan si inay eh, dahil marami pa siyang lalabhan. Ay, ganun ba? O, sige, sasamahan kita sa kinaroroonan ni ma'am. Tara na, doon sa taas. Salamat, ha? Ang bait mo rin pala. Naku, kung sa kabaitan rin lang, naku, mas mabait yung mag-ina. Lalong-lalo na si Ma'am Aurora. Eh, yung anak niya, mabait din ba? Oo naman. Gaya ng kasabihan, like mother, like daughter. Kaya halika na, doon sa taas. Halika na! Oo! Alam mo, may narinig ako sa bayan kanina. Na ano? May mga gumagala raw na sindikato na kumukuha ng mga batang babae at mga dalaga at saka ibinebenta sa ibang bansa. Hindi kaya isa na dun si Ma'am Audrey na nabihag ng sindikato? Naku, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Napakabait ni Ma'am Audrey para lamang mahulog sa kamay ng mga walang awang mga tao ng sindikato. Ikaw talaga, mapagbiro ka. Hindi ka nauubusan ng mga biro. Ah, gusto ko kasing nakikita kayong masaya, ma'am. Ayokong makita kayong nalulungkot. Ay, hindi mo yan maiaalis sa akin. Dahil hanggang ngayon, wala pa din yung anak ko. E di, pansamantala, ma'am. Habang wala pa yung anak ninyo, ako muna ang gagawin ninyong anak. Ano? Ang ibig kong sabihin, ma'am, sasamahan ko kayo dito sa bahay ninyo. Salip na iutos ninyo kay Dolor, eh ako na lamang ang utusan nyo. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Libre po ito. Hindi pa ako magpapabayad sa inyo. Ay, nako. Pwede ba naman ganun? Eh, magsasayang ka ng oras sa aking bahay. Okay lang ho. Wala naman ho akong trabaho eh. Ha? Wala kang trabaho, Kambo? Oh, ma'am. Kaya maibibigay ko sa inyo ang oras ko. Ay, bakit? Hindi ka na ba nag-aaral? Teka, ilang taon ka na ba, ha? Mag-23 na po ako sa susunod na buwan. Ano bang natapos mo? Wala ho, ma'am. First year college nang inabot ko. Kasi hindi kaya ng nanay ko na pag-aralin ako eh. Eh, alam ninyo naman ang klase ng trabaho niya. Eh, ngayon nga lang siya nagkakapera ng malaki. Mula nang maging regular kayong customer niya sa paglalabada. Ganun ba? Pero teka, gusto mo bang ipagpatuloy yung pag-aaral mo? Eh, kung may magpaparal sa akin, bakit hindi? Ah, sige. Parang tulong ko na sa'yo. Papag-aralin kita para kahit papaano, mabago ang buhay mo. Talaga po, ma'am? Oo. Basta ipangako mo sa akin na kung aral, ha? Opo, ma'am. Maraming salamat po. Isang linggo rin palang hindi ako nakakapunta ni Ma'am Aurora.
Hindi bali. Baka kapagkwentuhan na naman kami mamaya. Pagkahatid ko ng mga damit niyang nilabahan ko. Inay! May pagkain na ba? Oo. Halika na nga, tulungan mo na akong magbuhat itong nilabahan ko sa may labasan. Inay, alam niyo po, may sinabi sa akin si Ma'am Aurora kanina. Papag-aralin daw niya ako. Talaga? Sigurado ka? Papag-aralin ka ni Ma'am Aurora? Opo. Kaya lang, may kondisyon. May kondisyon? Anong kondisyon yun? Sabi niya, papag-aralin ako, pero doon ako titira sa kanilang bahay. Ano? Doon ka titira sa bahay ni Ma'am Aurora? Oho. O di, siyempre naman. Meron ba namang magsasayang ng pera nang walang kapalit? Magtagumpay kaya si Claudia sa kanyang pagsisinungaling? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kaisara ng ating suyuan.